Ito ang biyahe by DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Claro, Derecho. Excuse my Cookie Monster voice. Hindi ko alam kung bakit Cookie Monster ako. Oh, anyway, ito na nga ang unang stop ng ating hashtag biyaheng tamang timing. If ever you're wondering as to why ang dali-dali matapos ng mga relasyong sinisimulan mo, have you ever checked yung duration ng pagiging single mo? Never mind the 3 months rule, basta a good gap lang to be with yourself, to fully immerse a moving on state, and getting yourself ready to love again. Ang pagbibuild kasi ng bagong relationship, my love, it needs to have a preparation. Kailangan yung 1. Wala ka ng attachment sa past. 2. Wala ka ng takot or pain na dadalhin sa next one. And 3. Maabsorb mo yung lesson ng previous. Para pagpasok mo sa next relationship, ma-avoid mong gawin yung mga mali ng nakaraan at hindi siya mag-suffer para sa pagkakamali ng nakaraan. Tamang timing lang, love. Wala namang textbook para dyan eh. So you can track kung handa ka na bang sumabak ulit. You'll just know. Huwag ka lang sana magmadali. Huwag ka ding mataranta na it's taking you quite long to love again. Take it as a sign na you value yourself enough to only allow worthy people to be in a relationship with you. Mas maganda yung tignan for you. And believe me na mas makakabuti yun sa'yo. Kaya tanungin mo yung sarili mo, pang short time ka ba? O long-term kind of relationship ka? If you think na dun ka sa latter, then go through the process of letting go, moving on, and falling in love again properly, all in its proper timing. Okay? Second stop ng ating hashtag biyaheng tamang timing. Nakakabugnot, walang progress, a difficult working environment. I get it. I get all of those. These are valid reasons to let go of the career you have now and venture on to a new one. But love, is this the right time though to do that? Ngayon ba talaga ang tamang panahon para mag-let go ka of something stable when everyone else is scramming to land on one to get by? Alam mo, ang usual kong tanong sa mga friends kong nag-iisip na mag-resign even before ay ano ang fallback mo? Or meron ka bang fallback? Kasi aminin natin yan, sobrang hirap ng walang trabaho, lalo na ngayong mga panahon na to. You cannot afford to miss a month or two window ng walang income kasi nagtataasan yung mga bilihin. So madali lang malalagas yung tinatawag mo quote-unquote konting ipon. Therefore, love, it is smart and highly advisable na before ka mag-quit sa current mong trabaho, make sure na meron kang fallback. Either pagkakakitaan or small business man yan, o nakapila na yung trabahong malilipatan mo. Wala muna tayo kasing luxury na pahinga lang ako ng 1 year tapos saka nila ako magtatrabaho ulit. Kasi come to think of it, you'll never know if the opportunities present today will still be present or available the year after. Always have a backup plan, my love. And if you don't have any, please, wag mo na ngayon. Your needs should always come before your want. Ayan, golden rule yan ng mga taong gustong maging successful. And I suggest you take the same advice, okay? So last stop ng ating hashtag biyaheng tamang timing. Remember what I said kanina, my love, na there's no such thing as perfect timing, but meron tayong tinatawag na tamang timing. One of the things na highly applicable ang bagay na yon is when you are about to tell someone the truth. Let's take breaking up with someone you no longer love as an example. Wala kasing perfect timing for that eh. Kung mahal ka pa niya, kahit anong gawin mo at kahit kailan mo gawin yon, masasaktan at masasaktan mo pa din siya. But you don't do it sa birthday niya, you don't do it sa anniversary ng parents niya, gathering ng pamilya niya, you don't ruin that moment for that person. Or wag mong mansyahan ang importanteng araw by breaking that person's heart. You look for a proper time na kayilang dalawa and he or she is in a safe place to cry or be alone. Remember, when the truth that you are about to say is something na devastating, you are somehow responsible for what is about to come next. So make sure na yung taong yon ay nasa safe place, same condition, to absorb whatever the truth may be. Hindi mo man mabago yung katotohanang masasaktan mo yung tao sa sasabihin mo, at least when the tears stop falling and that person looked back, sa moment na sinaktan mo siya, marirealize niya na ginawa mo yung tama. With caution, like how any adult would do. Okay? Sa mga kabisyo natin, pwede natin idiretso ang ating pag-uusap tungkol nga naman sa ating hashtag ngayong gabi na
na hashtag biyaheng tamang timing over at my Facebook fanpage, DJ Lala Banderas. Kasama nyo pa rin po, DJ Lala, at ikaw ay nakantabay pa rin sa aking programang biyahe. Ang programang sakto, klaro, diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio, GVGV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.